Hello, good morning. Dok Pao nga pala. Sabi stay at home pero I cannot stay at home kasi health worker ako. So ngayong araw, galing ako 24 hours duty. So bago papasok sa bahay, kailangan muna mag-sanitize. Alcohol muna. Ayan. Sila naka-ready na. Oy, good morning. So 1 meter distance, alcohol muna. Kamay. Morning. So dili ko pa-bless kay mama. Okay. Consider as marumi na ako. Galing ako hospital. Klase-klaseng pasyente. Inhandle namin sa loob ng hospital. So, pasok na ako. Dito ako maliligo sa labas. Hindi po din pumasok. So, andito ako sa labas ng bahay para maligo. Hindi na po pwedeng pumasok sa loob. Kasi nga, galing ako sa hospital. So, naka-ready na. Laundry basket. Ito. Scrub. Shampoo. At sabon. Ayan na. So dito na lahat ang gamit. May towel na rin. At naka-ready na damit. Reminders nga pala, tamang pagtanggal ng mask. Huwag na huwag niyong hawakan dito. Siyempre ito yung protection natin dito sa sala, lahat ng dumi, no? Or virus or bacteria kung galing sa ospital or galing sa labas. No? Nagawin niyo is yung ear loop, mahawakan niyo. May tapon. Okay? So tapon sa tamang basurahan. Dapat nakasegregate. Dapat infectious lang. Okay? Kasi marumi ito galing ito sa ospital. Diba ng sapatos. Dito lang sa labas. Di pwede ipasok sa loob ng bahay. And syempre, meron kaming foot bath. So, simple lang. May lalagyanan, may chlorine na tubig, and trapo. So, lahat ng papasok dito sa loob ng bahay, kailangan mo nang aapak. Yan. So, yun ang tips, mga preventive measures dito sa bahay. Especially sa amin, galing ako ng hospital, frontliner and health worker, kailangan kong protektahan ng aking family para hindi sila magkasakit. So yun, there's no secret in preventing disease or infection. Ang kailangan gawin is proper hand washing, cough etiquette kung may ubo, ganyan, proper use of face mask and proper disposal ng face mask, eat healthy and nutritious foods. If may sakit, kumonsulta sa doktor. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video na ito. At paalala, stay at home.